Panginoong butihin, ialay mga awitin sa pinangan mo niya sa akin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa timay nala. Sambahin ang Panginoong butihin, ikalay mga awitin sa pinaghandog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob, kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo po ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, ay nagniningning pala ang kanyang muka. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang muka. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang muka. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon at makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang muka. Sa gayon, tatakpan niya uli ito
hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod, na sa kanya ay sumamba, nang ang puoy dalanginan, dinignig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig. Utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid, nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ay patuloy na pare-parehong dumadanas ng hindi magandang panahon na ito. Sabi na wala na yung mga bagyo, may habagat na lang. Hindi ko alam kung anong totoo, mayroon pa daw bagong bagyo. Pero sabi naman, hanggang Linggo, wala na daw nakikitang paparating na bagong bagyo. Pero ganun pa man mga kapatid, wag ho tayong titigil magdasal, hindi lang para sa atin. Doon sa mga kababayan ho nating nasalanta ng egay, ng falcon at habagat. At hanggang ngayon ay lubog sa baha. Walang maayos na materhan na makain. Ang ating pong simbahan ng Quiapo, kaninang umaga, kasama ang Social Service at Disaster Office, nagdala na ho tayo ng paunang tulong sa Bulacan, sa DRT, at tayo po ay naghahanda para sa Pampanga, sa Talim,
at sa Bulacan pa rin. Pakasabihin nyo, paano yung ibang lugar? Isa-isa lang. Hindi natin kayang lahat. Ang mahalaga, sinusubukan natin. May ginagawa tayo. Ha? Huwag na tayong sumama sa maraming taong walang ibang ginawa, kundi pumuna at magkumpara. Sabi nga nila, kung wala ka rin maitutulong na maganda at magagawang mabuti, magdasal ka na lang para sa kanila. Yun man lang, maligtas ang kaluluwa mo. Kaya nga, napakaganda pong pagnilayan natin ang mga pagbasa ngayon sa diwa ng pagmamalasakit, sa diwa ng pag-iisip man lamang ng maganda. Tanggapin natin ang katotohanan, hindi tayo pare-pareho ng magagawa, ng maiaambag, ng maibibigay. Pero meron tayong iisang bagay na lahat tayo kaya, pwede nating gawin. Ano yun? Mag-isip ka man lamang ng maganda sa kapwa mo. Yun man lang maiambag mo sa bawat araw ng buhay mo. Sabi sa ating unang pagbasa, si Moises, pagbaba niya, hindi niya namalayan. Nagliliwanag ng kanyang muka. Habang kinakausap niya ang Panginoon, hindi niya namalayan. Binabago na siya ng Panginoon. At sana ganun din ang nangyayari sa atin. Habang simba tayo ng simba, habang serve tayo ng serve sa simbahan, habang dasal tayo ng dasal, sana nga, binabago na tayo ng Panginoon. Hindi magic yan. Hindi overnight yan. Unti-unti, dahan-dahan. Anong sabi ng Panginoon? Ang butil, ang kaharian ng Diyos, parang butil ng tinanim. Hindi naman kinabukasan malaki na kagad. Ganon din daw ang pagbabago ng tao. Unti-unti, dahan-dahan ang mahalaga nagbabago. At sa ating ebanghelyo, mga kapatid, saan muli inalin tulad ni Kristo ang kaharian ng Diyos? Sa kayamanang nahukay, iniwanan, pinagbili ang lahat ng ari-arian alang-alang sa nahukay na kayamanan sa bukid, alang-alang sa perlas na napakahalaga. Ganun daw ang kayamanan. At ang kayamanan ng Diyos, hindi malayo pa, hindi matagal pa. Ang kaharian ng Diyos, pwedeng nandito na at pwedeng ngayon na. At pwedeng ikaw yon. Pwedeng ikaw ang maging kaharian ng Diyos na matagpuan ng iba, na napakahalaga. At kung pagdudugtungin natin, ano ang mensahe ng unang pagbasa at ng ating ebanghelyo ngayon? Sana nga, maging ka perlas tayo. Pearl of great price, kung tawagin natin. Maging napakahalagang perlas tayo ng Diyos na magningning sa kabutihan natin, na matuklasan tayo ng ibang tao, na makita tayo ng ibang tao, na maituring tayo ng ibang tao, hindi bilang pinakamayamang kapitbahay, hindi bilang pinakamayamang kamag-anak. Sana matagpuan tayo ng ibang tao, hindi bilang isang kapitbahay na may mataas na posisyon. Sana kapag tinitignan ka, tinuturing ka ng mga kasama mo, hindi bilang isang taong nakakaangat sa kanila dahil mas matalino ka, dahil mas mataas ang posisyon mo, dahil mas may pera ka, dahil mas may pinag-aralan ka. Ang kaharian ng Diyos ay kabutihan ng isang tao na sana matagpuan ka ng ibang tao, makita ka ng ibang tao, ituring ka ng ibang taong pinakamayamang perlas, pinakamahalagang kayamanan dahil sa iyong angking kabutihan. Ang kabutihan na yan ay hindi masusukat sa dami lamang ng naibibigay mo at sa laki ng pangalan mo, kundi sa kabutihan ng pag-uugali mo.
Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, hindi na natin kailangang maghintay pa ng matagal. Dumayo pa sa malayo para makatagpo tayo ng kayamanang magpapaligaya sa atin. Tandaan natin, araw-araw, kung nasaan ang pag-ibig ng Diyos, habang nabubuhay ka sa pag-ibig ng Diyos, ikaw ang napakayaman at ikaw ang kanyang kayamanan. Amen. Maagsi tayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pakinggan po natin ang paanyaya ng Diyos na humingi tayo sa Kanya ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang ating pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway magabayan at maliwanagan ng karunungan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Atin nawang gamitin ng mahusay ang mga mahalagang bagay para sa ating ikabubuti at huwag tayong maging mga alipin ng kasakiman at pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga naghahanap sa katotohanan, naway higit na lumalim araw-araw ang kanilang pagpapalaga sa pananampalataya kay Kristo bilang perlas na walang katumbas. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga nag-aaruga sa kanila, naway mabiyayaan sa kanilang mga pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Ang mga namatay sa buhay na ito, naway mamahinga sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos at ang lahat sa amin. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Isama natin sa ating misa ang mga kababayan nating patuloy na naghihirap sa kanilang kondisyon dahil sa masamang panahon, ang mga nawala ng hanap buhay, ng bahay at mga mahal sa buhay, ang mga rescuers at volunteers, at ang lahat ng mga tumutulong at nagmamagandang loob sa mga kababayan nating biktima, ang mga walang maayos na tirahan at makain pa rin, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo po kaming gamitin ng wasto ang iyong mga biyaya at magbunyi kami sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pasasan, itasabi, ma.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming ginaganap sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga namatay sa pagtaob ng bangka sa Talim Island, ang mga namatay dahil sa masamang panahon na ito sa ating bansa, at ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcuta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating maawaing Ama sa langit, buong galang at buong tiwala nating dasalin ang panalangin tinuro ni Kristo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tapusin natin ang araw na ito nang may iniisip at ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kayamanan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panawagan, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Hilig Mass and Service sa darating na August 3. Bukas na po ito, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo.
Paalala, pagkatapos ng misa, iwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamanan niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una, mag-ingat po kayong mabuti sa inyong pag-uwi at sa mga susunod na araw. Pangalawa, ang ating pong simbahan ng Quiapo ay patuloy ding nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon. Huwag nyo na pong ikumpara kung gaano kaunti, kaliit, karami o kalaki ang inyong binibigay. Tanging ang Diyos ang nakaalam, lalo na ng inyong dahilan sa pagbibigay. Salamat po dahil marami tayong natutulungan, hindi lang sa panahon ng kalamidad. Yung financial na tulong sa ating parish office, doon nyo po ibibigay kahit kayo'y nagpapadala sa ating finance office. Yung pong mga in-kind donations, hindi po yan kay Father Hans, kundi sa simbahan, maaari nyo pong dalihin doon po sa ating sa social service office, sa Benedict Building. Yung lamang pong opisina ng relief operations at ng social service ay ako po ang in-charge. Kaya po doon po tayo ang naglalagay ng ating mga in-kind donations. Yan po ay ating inihahanda, pinamimigay, hindi lamang po sa mga biktima ng kalamidad, kundi sa mga kapatid natin sa iba't ibang komunidad na nangangailangan kahit walang bagyo, kahit walang kalamidad, nangangailangan ng tulong natin. Salamat po sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan. Kayo ay tunay na kayamanan ng simbahan dahil sa ginagawa niyong kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpalang kapalit ng inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
Jesus.